So good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video na naman ang i-share ko sa inyo. Purus vlog guys is Yamaha Mio I-125 ay nagkaroon ng pag-iwang-giwang sa kanyang gulong sa likuran. So shout out mo kay Honor, dyan boss, kuy kaway. So nangyari sa motor removing guys ay may reklamo siya. Ang kanyang gulong daw sa likuran ay pag-iwang-giwang. So yan, alin lang natin kung totoo ba ang hinala ni bossing. Yan guys, oh. Yan. Zoom in lang natin, ha. Para makita talaga ninyo sa screen. Yun, oh. So, ito ang reklamo ni bossing, guys. So, nababahala si bossing, baka mas lalong lumala yung problema ng kanyang motor. So, kapag ganito yung scenario, guys, alam nyo na kung ano ang problema. Walang iba, ang salarin o suspect ay ang bearing sa kanyang axle. So, para ba palitan yan? Kailangan, baklasin natin yung kanyang muffler, gulong, at baklasin din natin yung torque drive doon. Para matanggal natin itong bahay or paglalagyan ng kanyang bearing. So, saka na ko na mamaya i-reveal kung ano ang numero ng bearing na ipapalit natin dyan sa kanyang gulong. So, okay. Para masimula natin trabaho guys, magikin na natin itong muffler kasi napaka-busy naman ito tanggalin. Dalawang bolt lang, dito dalawa din. Saka itong nut, matatanggal na natin gulong. At ito natin makita ang scenario ng kanyang bearing kung ito ba alog or kasimula pa lang mag-alog. Kanya magikin na natin. So yun guys, mula natin tanggalin ang kanyang nut ng kanyang gulong. Unti-unti na natin. So pagkatapos matanggal ang gulong guys, ay alugin natin yung main axle niya sa drive axle pala niya. So yun lang guys, oh. Oh no! Klarong-klarong alog. So first step na gagawin natin ay i-drain natin yung gear oil. Para habang nagbabaklas tayo sa kanyang crankcase ay tumutulo ang kanyang gear oil guys. So, tanggalin ang lahat ng makitang bolt. Unahin yung air element, yung apat na bolt na yan. So kung matanggal na yung may air cleaner dyan yan, sa kanyang clutch housing. So next step, itanggalin yung buong clutch housing sa kanyang panggilid guys. Lahat ng bolt na makita nyo dyan, pati sa ilalim, dapat siyang tanggalin para mabunot natin yung buong clutch housing niya. Ang purpose nito is para mabunot natin yung limang bolt na connect sa casing ng lalagyan ng transmission gearings natin. Hindi kasi yun basta-basta mabubunot kapag hindi natin natanggal yung limang bolt dyan sa likod ng torque drive assembly. So yun guys, tanggalan natin ang kanyang crankcase. So next step is kanyang torque drive assembly. Yan, para matanggal natin itong bolt na ito at may bolt dyan sa likod. Para mahati na natin itong kung saan natin makita yung bearing ng kanyang main axle drive. Okay, kung kalimutan natin. Okay. So yun guys, nabaklas natin yung kanyang torque drive. So okay naman yung bearing nito guys. So tanggalin natin itong bolt. Ito. Tsaka ito. Yan. Tapos meron pang bolt sa kabila. So dapat tatanggalin natin yung brake cable niya sa ilalim ng ating makina kasi nakakonect yan sa casing ng ating transmission gearing guys. Hindi natin basta-basta mabubunot kapag nakakonect pa yung brake cable natin sa ilalim. Okay. Yun guys, tanggalan natin siya. Amazing! So, ito yung gear niya. Yeah. So, intention natin is itong bearing. So, ito yung bearing niya, guys. Oh. Yeah. So, pupukin lang natin siya, guys. Ito sa likuran. So, maigi, tanggalin natin itong gasket. Ano, sasabihin.
So kapag pinupok-pok natin yung bearing natin, so mas maganda kuhukatan yung mga dalawang kahoy na manipi, maliit lang happy, tapos ipatong natin yung casing ng bearing para hindi masisira yung surface ng ating casing ng bearing, guys. So tintiin lang natin ang pagpukpok kasi wala naman tayong freezer, so lay-malay din ng ating machine shop. So ito na, guys, yan, natanggal na natin siya. I-check lang natin kung gano'ng kalaki yung side plane niya. Yun o yung giso, may problema lang talaga. So ang numero pala, hindi po natin makalimutan, ang numero pala ng bearing ng ating torque drive, main drive axle sa ating gulong ay 6222. Hanapin lang natin, punasan lang natin, guys, ha. Ayun, maklaro ba sa camera, boss? Maklaro natin sa kanila. You know, 6222. So yan, amazing. So ito na yung bearing na kakabit natin, guys, no? 6222 yan. Para ma-double check talaga natin. At wow! Yan, 6222. Yan, para sure talaga hindi kayo magkamali kung sakaling mag-experience yung motor ng ganitong senaryo. So may idea na kayo kung anong sukat at numero ng bearing na inyong bibilhin. So para tips ko na rin, guys, no? In case meron kayong mga grasa na tinatago, so para mas long last talaga ang ating bearing, before natin siya kabit ay lagyan natin siya ng kaunting grasa sa loob. Kasi yung mga grasa na nilagay ng kumpanya is hindi medyo karamihan. Diba? Maliit lang grasa. Kita nyo naman, diba? Yan. Lagyan natin siya, guys. Yan. Depende na sa inyo. Pwede nyo lagyan. O pwede nyo lagyan, pwede rin hindi. Pasa ako, lagyan natin siya, guys. Kahit ito lang part na ito. Kasi tatagos naman ito sa kabila. Ang grasa na ito. Mas better kung meron kayong high temp na grasa. Yun. Maganda yun. Yan, diba? Ayan, tips ko sa inyo, guys, ha, para masatagal at ahaba ang buhay ng inyong bearing. Ano lang? Amazing! Balik nyo lang yung takip. O, di ba? Ayos. So, ilagay na natin yung bearing, guys. Tapit mo lang kung ating camera, boss. Balik. Kahit balik ta rin, pwede. Ilagay na natin yung bagong bearing na nabili natin, tapos unti-unti na natin ibalik sa kanyang casing. So dandahan lang, guys, para hindi masisira at mabasag ang crankcase natin. Okay. So yun, guys, oh. Pasensya na kayo kasi wala tayong tracer, eh. Manamano lang. Masa discarte lang pag pokpok, guys. Yan. So iba, okay na siya. So kung meron kayong budget, kung gusto niyo talaga na masip ang yung crankcase ng transmission, pwede niyo dalhin sa may freezer para safety. Yun, okay. Kasi malayo ang freezer sa amin dito. Wala din akong freezer. So tips ko din, guys, no. Dagdag ko rin. So kapag naglalagay kayo ng oil seal, huwag yung isagad dito sa ating bearing. May butas kasi ito, eh. Dito, eh. Huh? Yan. So nakita niyo yung butas na yan. Yan. Yung butas na yan, connected yan dito sa ilalim. Dito sa likuran. Dito nyo yan makikita. Hanapin na natin, ha. Ayun, no? Klaro ba, boss? Yung butas, boss. Yun, no? Yung butas na yan, yung maliwanag. So, connected yan dito. So, kapag itinagos nyo itong oil seal, may tendency yung gear oil natin is lalabas. Lalabas dyan. Tama, tama. Iyay! So, dapat ito, level lang siya. Yun, no? Hala. Kahit kamayin lang, pwede na. Tapos, konti, konti lang. Para mapasok. Yun. Yun. Yun lang, guys. Hala. So, balik na natin, guys. Okay. Yun. Lahat ng tinanggal natin ng mga bolt ay isa-isahin natin ibalik sa
kalalagyan niya. So, ibalik natin yung mga bolt na tinanggal natin, guys. No? Dalawa sa gilid, tatlo sa loob. Yan. At huwag natin kalimutan yung drain plug natin. Kasama yun sa crankcase na connect sa ilalim, guys. So, next step, huwag natin kalimutan yung washer sa loob ng axle, guys. Tapos, ilagay na din natin ang dalawang brickshoe niya. Yung dalawang paris. Pagkatapos, okay. Ma-okay na yung brickshoe, ay ang last yung gulong, siyempre. Tapos, washer. Tapos, nut. Saka natin nagpitan ng gamit ang ating air impact drive. Tapos saka natin kalugin, guys, kung naging successful natin papalit ng bearing sa kanyang main axle. So yun, guys, no, nabalik na natin yung gulong, no? Ayan, tapos wala na siyang play. But, lapit mo lang konti camera, boss. Ay, zoom lang. Zoom in lang natin, guys, ha. Nag-improvement ng ating trabaho. Oh my God! Ayan, isang kalug, guys. Balik na sa original ang kanyang play ng bearing, ano? Ganda. Yun, wala na, okay na. Back natin sa stock ng ating cam. So, yun lang, guys, no? Kapag yung motor ay nag-experience ng wiggle-wiggle kapag naka-apak ng center lane sa highway, so check yung gulong na ito. Kung meron siyang play tulad ng problema ng motor bossing ay huwag nyo nang patagalin para hindi masyadong para hindi lalong lala ang problema ng ating motor. So yan, no? Yan, ito po ang problema niyo sa motor bossing. Kung bibili niyo ng bearing, hindi po makapareha ang presyo. So importante makalimutan ang presyo ng bearing ito ay nasa mga 320 plus. Depende na sa mga seller o retailer na mapagbibilhan niyo sa mga bearing center. So maraming salamat sa walang sawang pasuporta at panood. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Okay.